Hi guys! So welcome to my vlog! Ang anak ng Tokwa, nandito ka na naman pero huwag ka nang lumipat dahil nandito ka na naman. So in today's video, pag-uusapan nga natin kung paano umorder ng GCash MasterCard at ano nga ba ang GCash MasterCard. So ang GCash MasterCard is a physical reloadable prepaid card na magagamit natin through online transaction and as an ATM card. And to enjoy the benefit of credit card and debit card as one. Ano nga ba ang mga features ng GCash MasterCard? So, ang GCash MasterCard ay meron na itong EMV chip card at meron din siyang 16-digit card number with 3-digit CVV. Siyempre, no maintaining balance na ito, meron na din siyang customer protection program para sa mga unauthorized transaction natin. Meron siyang daily withdrawal limit of 100,000 pesos. So ano nga ba ang ating mga GCash MasterCard fees? So pagkuha natin ng GCash MasterCard at meron na itong 150 pesos fee, bukod dito ang 65 pesos para sa online delivery ng ating GCash MasterCard. Meron din siyang ATM withdrawal fee o 20 pesos para sa local at syempre 150 pesos for overseas per transaction. Meron din siyang ATM balance inquiry of 3 pesos per transaction. So ano nga ba ang mga benefits ng ating GCash MasterCard? Una, siya ay convenient para sa ating lahat, most especially sa mga ayaw pumasok sa mga banko, mga transaction sa banko, ganyan. So mabilis siya, mabilis kang kumuha ng pera at mabilis ka rin magpasok ng pera through GCash. Syempre, through online transaction, kapag may bibilhin tayo kung saan mang mga online stores, most especially through convenience stores din, magagamit din natin itong GCash MasterCard. And syempre, kapag tayo ay nasa labas, kung wala tayong data or wifi sa phone, magagamit natin itong GCash MasterCard to access our balance on the GCash. So, kunyari, nasa mall tayo na wala tayong wifi or even data, magagamit natin siya sa pagbili. Yun lamang ang ilan sa mga benefits ng GCash MasterCard. So, bakit kailangan mong bumili ng GCash MasterCard or mag-avail ng GCash MasterCard? Sa panahon natin ngayon na puro online transaction na or puro online na, so mas maganda siya kesa pera or yung physical na pera natin na money. Hindi natin alam sa ngayon kung nasaan na ang virus or ang sakit, di ba? So, ang pera isa sa mga source or pinagkakapitan ng virus. So, mas maganda na gumamit tayo ng GCash para sa mga online transaction ng, or pang-i-incash ng ating pera dahil mas safe siya. Safer than the physical money na naano. Pero iba pa rin syempre yung meron kang nakakapitang pera. Sino-sino nga ba ang mga pwedeng mag-avail ng ating GCash MasterCard? So, hindi po lahat ng mayroong GCash ay pwedeng mag-avail ng GCash MasterCard. Ang mga pwede lamang po mag-avail ng GCash MasterCard is mga verified accounts. Nag-apply sila for verification ng account nila. Syempre, meron na silang mga binigay na mga IDs, personal information na ma-verify yung kanilang mga GCash account. At ngayon, syempre, alamin naman natin kung paano umorder ng GCash MasterCard through your mobile phone. So, halos lahat naman ngayon is phone ang ginagamit. So, kung paano nga ba mag-order ng GCash MasterCard through your mobile phone. Paano nga ba umorder ng GCash MasterCard? So, madali lamang naman. Una, syempre, buksan natin yung GCash na app. So, pagbukas natin ng GCash na app, may makikita kayong show more. Pagpunta nyo sa show more, fund management and cash out. After that, may makikita kayong GCash MasterCard. So, may makikita nyo kayong dito, deliver or pick up. So, pinutin nyo lang yung deliver. So, yun guys, meron ditong mga instruction. Makikita nyo naman sa ating screen, merong instruction. At meron din syempre ditong reminders para sa mga bibili ng GCash MasterCard o mga mag-a-avail ng GCash MasterCard. So, ayun nga, GCash MasterCard, meron siyang disclaimer dito. Beginning of February 2021, all newly issued GCash MasterCard with EMB chip contact cards are valid up to 2023 only po. So,
meron siyang validation year lang, guys. So, pagkatapos nun, syempre, pwede tayong mag-order again. We have resumed deliveries to Metro Manila and selected provincial area. So, hindi po halos lahat ay pwede dito sa order ng GCash Mastercard. So, meron lang mga piling probinsya para dito at syempre, most especially lang, syempre, sa Metro Manila. Due to the community quarantine. So, because of the quarantine, after that, syempre, ilalagay natin dito yung ating GCash mobile number. So, meron na ditong example. Lagay nyo yung GCash Mastercard number nyo, guys. Ha? Kasi marami tayong mga numbers. So, ilagay nyo po yung pinakang GCash. Kung ano po yung GCash number po ninyo, yun po ilalagay nyo. Then, the first name, your first name, then your last name. And, syempre, for the delivery or shipping address, ilagay nyo lamang po yung house number, building, and street name, barangay, town, or city, municipality, and your zip code. And syempre, other contact number where required. Ayan po, pwede nyo ring maglagay din kayo ng another contact number in case na malabo yung inyong address, hindi mahanap kayo. So, pwede nyo maglagay ng another contact number to contact you about the GCash Mastercard. So, after nyo mag-fill up ng ating GCash Mastercard, is mapupunta kayo dito sa page na to. Mapupunta kayo sa confirmation page which you confirm your own, your details. So, baka kasi nagkakamali tayo or may mali tayong nailagay na information dun sa mga required na mga details for our GCash Mastercard. So, eto, para ma-check nyo yung inyo bago nyo ma-i-proceed. So, pwede nyo siyang i-proceed. Submit nyo lang. And pagka-submit nyo, syempre, lalabas dito is thank you. And then the form was been submitted and then your order number. So, mapupunta din yung order number nyo. So, right after po na mag-inquire kayo for the GCash Mastercard, syempre, kailangan nyo din siyang bayaran. So, pumunta lamang kayo din, syempre, doon lang ulit sa pinakang show more. After show more, doon kayo sa may pay bills. Punta tayo sa may pay bills. And right after that, may makikita kayong payment solution. And may makikita din kayo, scroll up nyo lang, makikita nyo yung GCash Mastercard. So, sa pag... So, pag a-apply din syempre dito para sa GCash Mastercard, pagbabayad sa GCash Mastercard, is ilalagay nyo lang po yung pinakang mobile number of your GCash. And then, the order ID. So, di ba pagka-apply nyo, may makikita kayong order ID doon, guys. So, ilista po ninyo muna yung inyong order ID para po alam po ninyo yung pinakang order ID ninyo. So, and then syempre the amount, which is 150 pesos plus the delivery. So, yon. And then syempre your email, kung sakali. Optional naman siya, pero mas magandang ilagay nyo na rin po yung email ninyo in case na kung ano man ang mangyari sa card natin, diba? So, pagkatapos nun, ayun nga, magte-text sa inyo si GCash na nag-send na nga siya. And then, meron siyang business days na more or less 15 days ang delivery niya or 2 weeks. 2 to 3 weeks ang kanyang delivery. Depende yan sa probinsya natin kung gaano yan kalayo. Guys, nakuha ko na syempre yung aking GCash Mastercard. So, it has been delivered by LBC. So, eto na siya. Sorry, nalilistahan ko na siya. Pakita ko sa inyo yung new update ng GCash Mastercard. So, nakikita ko kasi sa ilan sa tutorials ng GCash ngayon is luma na yung card na ginagamit nila. So, yung dark, medyo dark blue pa yung gamit nilang mga card. But, ngayon, eto po yung update ng GCash. So, mapapansin po ninyo, ayan. Focus ba siya? Ayan po yung GCash bago. So, meron na din siya ditong pangalan ninyo, nakalagay yung pangalan ninyo, yung address na nilagay ninyo. Simple lang siya, hindi na siya katulad ng dati kasi yung dati nakasobre. Parang sobre siya ng GCash. Ito na yung siya ngayon. Pwede nyo na rin siyang buksan kasi naka-double-sided tape lang siya. So, pagbukas po ninyo, ito na yung ating GCash Mastercard. Ito yung card. So, ito na yung card. Ayan yung GCash card natin. And okay. And eto na yung loob niya. Mapapansin ninyo na mas pinasimple siya kesa nung una. Paano nga ba mag-verify nitong ating, paano nga ba i-link ang ating GCash Mastercard sa ating pinakang GCash? So, nakalagay naman po dito yung instruction. Makikita nyo na dito sa at pag umorder na kayo, follow nyo lang po yung step na nandito sa binigay nila kasama tong GCash Mastercard to link our GCash Mastercard to our app, GCash app.
So yun guys, kung meron po kayo natutunan sa video na ito, please do hit the like and subscribe to our YouTube channel. And kung meron pa po kayong mga gusto pa pong content, you can drop your comment there or question about GCash MasterCard or anything na pwede natin gawing content is pwede po nyong ilagay sa ating comment section. At ini-encourage ko rin po kayo na kung gusto nyo rin po maging member sa ating YouTube channel, please do hit the join button. Open na po ating join button. After our subscribe button, nandyan po sa baba. Nandyan po yung join button. Meron po tayong 5 levels. Kung hindi nyo po makita ang join button, ilalagay ko lang po yung link ng ating membership sa description. So yun lamang guys, and that's it for today. And once again, and again, and again, and once again, this is Mr. Tofu speaking, wishing you have a great day, and see you on our next video. JTN, peace yo, bye bye guys.